Breaking news, kinumpirma mismo ng Ukrainian government na nagsagawa ng pinakabagong missile strike ang Russia at tinarget nito ang central ng Ukraine. Ito ay ang city of Poltava. Ayon sa ulat ng BBC, 51 katao ang kumpirmadong nasawi. Sa 51 na ito, kasama na ang Ukrainian forces. Samantala, kinumpirma naman ng Ukrainian government na 271 ang kumpirmadong malubha ang injury. Ito ay dulot ng missile strike ng Russia. Nitong nagdaang mga ilang linggo, nangako si Vladimir Putin na kanyang ipaghihiganti ang malubhang damage na idinulot ng Ukrainian forces sa pagpasok nito sa ibang teritoryo ng Russia. More than 100 na sa mga lugar sa Russia ang hawak na ng Ukrainian forces. Dahil dito, matindi ang galit ni Vladimir Putin at nangako na magbabayad ng mabigat ang Ukrainian forces. At nitong nagdaang araw, sumabog sa balita ang internet at social media dahil nagsagawa na nga ng missile strike ang Russia. Marahil ito na ang tugon o ang kanyang kasagutan sa kanyang pangako na ipaghihiganti ang Russia. Ayon sa ulat, kinundina ng maraming mga world leaders ang ginawang pag-atake ni Vladimir Putin. Bakit? Dahil sa kanyang pag-atake ay wala itong sinisino-sino sapagkat ayon sa Ukrainian forces, ang mga lugar na inatake ng Russia ay ang military academy at ang pinakamalubha mga kaibigan ay tinarget nito ang isa sa mga hospital. Hindi na raw makatao ang ginawa ni Vladimir Putin dahil maging hospital ay tinarget na ni Putin. Alam naman natin na kapag hospital ang pag-uusapan, ito ay lugar na pinagkukuna ng pag-asa ng mga taong merong mga malubhang karamdaman, may mga sakit at higit sa lahat ang mga biktima ng kasalukuyang giyera ng Ukraine at Russia. Pero maging ito ay tinamaan ng missile strike ng Russia. Kumpirmado na maraming military personnel ang nasawi sa naturang strike. Ayon sa pahayag ng Ukrainian Ministry of Defense, wala na raw oras ang mga tao upang tumakbo papunta sa mga bomb shelter nito sa pagtunog ng mga alarm nito dahil napakalapit na ng mga missile sa kanilang lugar. Nagtakbuhan nga ang karamihan sa mga tao rito pero inabutan pa rin sa bilis ng pangyayari at sa klase ng missile na ginamit ni Vladimir Putin. Samantala, hindi nagbigay ng anumang komento ang Moscow tungkol sa pangyayaring ito. Nagsalita naman ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Tinawag niya ang pag-atake ng Russia na Russian scam. Nangako si Zelensky na pagbabayarin ang Russia sa pangyayaring ito. Nanawagan na rin ang Ukrainian president para sa karagdagang air defense system upang maharang nito ang anumang pag-atake in the future ng Russia upang maprotektahan nito ang kanilang lupain. At ang air defense na tinutukoy ni Zelensky ay ang kanilang sariling gawang long-range missile. Kaya raw nito na harangin ang anumang gagawing pag-atake ng Russia in the future. Ayon sa mga Ukrainian citizen na malapit sa lugar na kung saan inatake ng Russia, maging ang kanilang mga pintuan at bintana ng bahay ay nangasira dahil sa impact ng pag-atake ng missile ng Russia. Ayon sa isang saksi na 26 years old na nagngangalang Maikita Petrov, 2 linggo pa lamang nang magsimula siyang magserbisyo bilang Poltava Military Communications Institute, kitang-kita niya ang pangyayari kung gaano ito kabilis. Alas 9 pa lang ng umaga, Ukrainian time, Martes, nang tumama ang unang missile sa Poltava, segundos lang daw ang pagitan at sumunod ang pangalawang missile. Sino ba naman daw ang makakatakas agad nang marinig ang unang pagsabog? 3 seconds lang, nariyan na ang ikalawang missile. Ayon sa kanya, tumakbo daw siya palabas, subalit wala siyang makita dahil punong-puno ng usok at alikabok ang kanilang lugar. Meron din siyang nakitang mga tao na nagsisigarilyo, subalit lahat ng ito ay wala ng buhay. Ayon sa kanya, lahat ng kanyang mga nasaksihan ay nakaapekto sa kanya psychologically.
Siya raw ay adult na. Marami ring mga bata sa lugar na iyon. Siguradong maaapektuhan din daw ang kanilang psychological. Ito raw ay isang bangungot o mapait na karanasan na kanilang dadalhin hanggang sa kanilang pagtanda. Dahil kahit saan sila lumingon ay nakakakita sila ng mga patay na katawan at punong-puno ng dugo. Pinabulaanan ng Ukrainian military ang mga unang pahayag ng Russian military bloggers na kaya raw maraming Ukrainian military ang namatay dahil sa nagkaroon daw sila ng military parade. Pero ayon sa Ukrainian government, wala raw itong katotohanan dahil wala raw silang military parade sa mga oras na yaon. Ayon sa Ukrainian Defense Ministry, na alas 9:08 pa lang ang mga tao ay nasa loob ng kanilang mga bahay. Ilang minuto nakarinig sila ng mga sirena. Ilang minuto lang ang nakalipas, narinig ang mga pagsabog. Napakabilis raw talaga ng pangyayari at hindi nila inakala na ganong oras aatake ang Russia. Ayon sa Ukrainian Defense Minister, marami na silang mga narecover na mga katawan ng mga Ukrainian military. Pero naniniwala pa rin daw sila na marami pa daw military ang nalibing sa mga wasak na gusali at kasalukuyan pa raw silang nagsasagawa ng retrieval operation. Dagdag pa niya, naniniwala sila na marami pa silang marirecover na mga tao na wala ng buhay. Dahil ayon sa kanya, marami daw mga matataas na gusali ang nawasak. Dagdag pa niya, can you imagine kung ikaw ay nasa 6th floor ng building at narinig ang unang pagsabog ng missile, kaya mo bang bumaba mula 6th floor in 2 minutes? Pero ayon nga sa salaysay ng ibang mga saksi, segundos lamang ang pagitan mula nang sumabog ang unang missile at sumunod na ang pangalawa. Kaya ayon sa Ukrainian Defense Forces, sa mga kumpirmadong naitala na mga wala ng buhay, ay posible pa raw na madagdagan ito sa darating na mga araw. Kaya ayon sa Ukrainian government, dahil sa pagkalusot ng mga missiles ng Russia, agad silang nagsagawa ng investigation kung sapat ba ang kanilang mga defense system na ipinakalat o kung meron bang pagkakamali. At kung hindi raw ito sapat, ay nananawagan sila ng mga karagdagang air defense. Ayon sa isang residente sa Poltava na nagngangalang Olena Serjuk, wala raw bomb shelter sa kanilang radios. Kaya nang marinig nila ang unang pagsabog, mabilisan daw silang tumakbo. Yun pa rin, papasok sila ng kanyang bahay at nagtago sa CR kasama ang mga kabataan. Nagbabalak sana silang lumipat ng ibang mga bahay, pero nang lumingon sila sa kanilang kaliwa at kanan, lahat ay wasak. Ayon sa kanila, ang sitwasyon ay talagang nakakatakot. Wala rin daw basement ang kanilang bahay, kaya ang kanilang ginawa ay umupo na lang at maghintay na kung sakaling sila ay tamaan o hindi. Nagpapasalamat naman daw sila kasama ang mga kabataan na sila ay ligtas. Kahit na ako na isang vlogger sa usapang banal, mga kaibigan, habang binabasa ko ang kanilang mga salaysay, nararamdaman ko kung gaano ang hirap na kanilang tinatamasa sa gyerang ito. May time pa nga na talagang napapaluha ako sa hirap na kanilang tinatamasa. Napapaisip tuloy ako, paano na lang kung ito ay mangyari sa Pilipinas? Alam naman nating mga Pilipino kung ano ang capacity ng Pilipinas kung pag-uusapan ay air defense system at mga pang-atake. Pero kung tapang ang pag-uusapan, alam natin na lahat ng mga Pilipino ay matatapang. Pero aanhin natin ang tapang kung kulang tayo sa kagamitan. Kung maliman ako sa aking mga pahayag, ay patawarin ninyo ako. Pero sa totoo lang, hindi pa talaga nating kayang makipagsabayan sa puwersa ng China. Kaya saludo ako sa ating mga government officials na hindi nagpadalos-dalos lahat ng mga conflict sa West Philippine Sea ay idinadaan natin sa demokratikong paraan. Marahil isa ito sa pinaka-powerful na pamamaraan nating Pilipino upang maprotektahan ang ating mga kabataan at susunod pa na henerasyon.